Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagsipahagi sa Banayang Parisiya. Ngayon po ay kalimutin ko sa karatiwang panahon. Ang mamuna po sa ating pagbiliw ng umaga ay si Reverendo Padre Rebelio Pamota, katuwang na rektor ng SSY. Magsitayin po tayo. Nagsisikap para dito. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pagyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming makapangyarihan. Nililingap mo ang mga walang maaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi matitimbanan ang sinumang sa iyo'y napapawalan. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang pag-iyo, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa mga halangin, makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang kanya. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa at walang karanasan. Pinapahuno mo ako sa iyong bayan, sa bayan ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humili para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang Salita ng Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto at pilak nitong buong sanglibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Aliwin pa sana ako ng pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay na sa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya, iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktod. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingatan at susundin ang buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang kamlaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang kalukada sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayoy naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang bibigyan ng karangalan.
ang salita ng Diyos. Yang binata para mapangsalan siya ang kanyang anak.
Kaya sinabi nung hukom, nakita ko na kung kailin ako ibibigay ang pinata ito doon sa unang ina. Subagot yung ikalawa, eh bakit po ang gusto ng ina niya ay patayin at habiin sa dalawa ang katawan ng pinata niya? Sumagot yung hukom, ganyan ang tunay na biyanan. Tunay, ang salitang tunay ang ating bibigyan na diin sa ating pag-inilay sa ating Ebanghelyo ngayon. Tunay na kayamanan. Sa unang pagbasa, tinanong ng Diyos kay Haring Solomon, ano ang iyong ibig kong ibigay sa iyo? Hindi habang buhay, hindi mahabang buhay, kalusugan at kapangyarihan ang hiniling ni Solomon. Ang kanyang hiniling, pag-unawa, maunawa yung puso at mabatid ang tunay na mali at tunay na mabuti. At ito ang ipinagkaloob kay Haring Solomon, the wisdom of God, para makita, matukoy, ano ba ang tunay. Ang lahat ng ating mga talinghaga na sinabi ng ating Panginoong Jesus ay para matagpuan natin kung ano ba ang tunay na mahalaga. Ano ba ang tunay na mabibigay sa atin ng kasiyahan? Ano ba ang tunay na maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos? Noong yung dalawang unang talinghaga, yung isang magbubukid na nagbubukal na nakatagpo ng isang kayamanan na nakabaon sa isang lupa, ang ginawa niya ay inabunan niya muli ito, pinagbili lahat ng kanyang kayamanan at binili yung lupa iniyan. Yung ikalawa naman, isang mga nalakad na naghahanap ng mahahalagang perlas na makakita siya na napakaganda at napakahalaga. Ipinagbili niya rin ang lahat ng kanyang ari-ariya para makuha lamang, makabit lamang yung napakahalagang perlas na nakanyang nakagkuhan. Anong sinasabi sa atin dito? Binibigyan tayo ni Jesus ng napakagandang larawan ng kaharian ng Diyos. Merong isa iba sa atin ay hindi nila alam na yung kaharian ng Diyos ay nasa kanilang paligid lamang. It's in their veins. Hindi lamang nila mawari. Kaya ganito rin yung nakatagpo. Sinasabi sa atin that the kingdom of God is sometimes given to us as a gift. No? Ibinibigay sa atin doon na hindi man lang natin hinahanap. Masusumpuhan natin ito. Yung ikalawa naman, no? Ng mga taong naghahanap ng meaning sa kanilang buhay. They're looking for something deeper, a meaning in their lives. At nang makuha nila, matatwa nila, makilala nila ang Diyos, ay kakalimutan nila ang lahat. Iiwan nila lahat ang kanilang dating pamumuhay. At nang buong kagalakan, tatanggapin ang kaharian ng Diyos sa kanilang puso. Ganito ang sinasabi larawan ng kaharian ng Diyos. Maaaring ito ay ibigay sa atin na hindi natin nalalaman kahit hindi natin hinahanap. It will be given to us as a gift. And there will be times that we will be the ones looking for the kingdom of God para magkaroon ng kahuluhan at kahulugan ang ating buhay. At kapwa, pag natin natagpuan, ay ipagbibigyan natin ang lahat, isasakripisyo natin ang lahat ng nakaraan natin dahil tayo ay magkakaroon na ng bagong buhay sa ating pakikitungo, sa ating Panginoon at sa ating kapwa. At ang ikatlong larawan na ibinigay ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay paraglambat, uhuli ng mga isda, hindi mamimili. Ang kaharian ng Diyos ay paanyaya niya sa lahat ng tao, makasalanan, mabuti, kahit na ikaw ay matanda, mabata, marunong, mangmang, mayaman o hindi, lahat ng tao ay inaanyayahan ng Diyos para sa kanyang kaharian. Kaya, ganun, pagdating sa pampang, ibubukod ang mga mabubuti at ihihiwalay ang masasama. At ganito rin ang mangyayari sa atin. Hindi ito panakot, kaya nga ito'y paanyaya. Hindi tayo pinipili ng Diyos dahil ginagalang niya ang ating sarili, kagustuhan. God respects our free will, our freedom to choose. Kaya nga kung tayo ay tunay na marunong natin makikilatis
ang pipiliin natin na tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang ikalawa nito ay napunto. Ano ang gagawin natin kapag natagpuan na natin ang tunay na mahalaga na kayamanan sa buhay natin? Hindi natin ito isasarili. Ang pananampalataya kapag natagpuan natin ito ay kailangan natin ibahagi sa ating kapwa at tulungan natin ang ibang kapwa natin na matagpuan din nila ang tunay na mahalaga kayamanan sa buhay. Hindi lang natin sasarilinin ang ating natagpuan kayamanan. Faith will not be for ours alone to keep. Dapat ito ay ibabahagi, ipamamalitan, no? At isa sa buhay natin, tulungan natin yung mga kapwa natin na guguluhan, nahihirapan, matagpuan ang tunay na kaharian ng Diyos. At ikatlo, natanong naman natin sa ating sarili, ano ba ang tunay na kayamanan ng Diyos? Tatanungin pa ba natin yun? Eh siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Siya na ang lumikha ng lahat ng bagay. Ito ang ating mabagin sa araw na ito. Tayo ang pinakamahalagang kayamanan ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa ating panlabas na anyo. Hindi niya tinitingnan ang ating kaguluhan, ang ating pagkakasala. Ang nakikita niya sa atin, isang larawan, isang tao na nilikha sa kanyang imahe, sa kanyang pagka-Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay ang kanyang buong sarili. Ipinagbili ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay ang kanyang buhay para lamang masumpungan niya ang tunay niyang kayamanan. At ang tunay niyang kayamanan ay walang iba kung hindi ang bawat isa sa atin. Amen. Sa kaharian. Bilingin natin ang isang biyaya kailangan natin
upang tayo'y maging lalong karapat-dapat na kaanib ng kanyang karya. Sabay-sabay natin hihilingin. Mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Nawa, maging laging bukas ang simbahan sa lahat ng minais pumasok, upang balang araw sila'y maging mga tapat at sipon ng pangtuon. Manalangin tayo. Mapasa amin ang kaharian mo. Nawa, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at religyoso, ay tuwing nang maging inspirasyon natin para magmahal at maglingkod sa Panginoon ng buong puso, isip at kaluluwa. Manalangin tayo. Mapasasalamin ang kaharian mo. Nawa, gabayan ng mga magulang, guro at katekista, ang kani-kanilang mga anak at inuturuan upang magpahalaga sa pagiging kaanib ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapasasalamin ang kaharian mo. Nawa, ang mga walang tirahan, walang hanap buhay, may sakit at dukha, ay makatagpo ng habag, pag-iisa at kailangang tulong sa kani-kanilang pamayan ng Kristiyan. Manalangin tayo. Masasalamin ang kaharian mo. Nawa, ang mga kaanib sa ating pamayanan, lalo na ang kabataan, ay magtamo ng saganang biyaya at pagkalinga ng Diyos sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Mapasalamin ang kaharian mo. Nawa, magtagumpay ang ating mga kababayang misyonero sa pagsisikap nilang pagpatuloy ng maraming tao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapasalamin ang kaharian mo. Naimik natin manalangin ang ating mga pagsalin ng kahilingan. Mapasalamin ang kaharian mo. Panginoong Jesus, tagapagpagaling ng katawan at kaluluwa, kahabagan mo ang aming pamayanan at ang salibunan. Manahin nawa namin ang kaharian kung saan ka nabubuhay at nagahayo magpakailanman. Amen. Upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga pamilya. Ang kapitan
Panginoon, ikaw ang sa tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmulan. At ngayon aming inihahanda sa iyong damdamin upang sa aming ginaganap na pag-iwan ang iyong pag-ingat ay magtaguyod sa tanan at magpapanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay ang maraming makapangyarihan. Tunay ng marapat na ito ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Cristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may magunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihasnan, pagkakanyahan niya ng sangkatauhan. Bunga ng pag-ibilis, siya ay naging, at ang kamatayan ay kanyang nalunin. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kahit sa mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuhin sa iyong kalagilaan. Pinabakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ngayon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at tanin. Ito ang aking katawan na ihaandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang liban. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
paalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninalapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong Betty. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sila muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagdaluhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pahinabatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabihin ni Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluhod-luhod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpuhuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at pahuli ay sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at pag-uwi-uwi ng pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo.
puso ang lahat at ating lumalit ang panalangin para sa pagkakaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong buwan ang aming pagkakulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran at ipinagkaloob ninyo sa amin. Kuma ng kalawang ang paglalaban ng Ezelintia sa iba't ibang panit ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipanaganang ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karagitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung magigitaro ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, patutunan sana namin ang pagsisisi at pagkakalituog sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihalik po sana namin ang mabuting balita. Turuan po kami pumalina sa halip na malingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karamihan at tuloy ninyo kami ng pag-ibig at kaluwalhatian. Pagintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin mapatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reina ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Masagayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaala walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulong sa pabundan sa itinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamahinga. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Masipu po. Mais po namin ipatan sa lahat na simula sa pangilidol at abo sa taong kasalukuyan ay patutupad ng exercise ng angkong mga suolan sa loob ng simbahan o ang proper attire inside the church na malaon ang ipinatutupad sa mga simbahan sa buong bansa. Maglalagay po ang shrine at mga posters tungkol dito sa lahat ng entrances ng aming simbahan upang magsilbing gabay natin lahat. Ang mga hindi makasunod sa ating dress code ay pahilirami ng shawls upang gamitin sa oras ng komunyon. Ang mga shawls ay babalik sa mga ushers pagkatapos ng komunyon. Inaasahan po namin ang inyong pag-isa sa pagtupad ng ating dress code at ipakita natin ang higit na pagbibigay talaga sa karinalan at sikaristiya sa pamamagitan ng angkot ng nanamit sa loob ng simbahan. Panghuli, tayo po ay makinig kay Brother Bruce na tinatawag ng Mission Society of the Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isang seminarista from the Mission Society of the Philippines. Ano po ba ang MSP or Mission Society of the Philippines? Ang MSP po ay itinatag taong 1965 ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bakit po? Bilang pasasalamat po sa pananampalataya ating pong natanggap sa manaw ng misyonero. So from 1965 up to the present, ang ating pong simbahan dito sa Pilipinas ay nakapagpadala na po ng mga Pilipinong misyonero pari sa iba't ibang bansa at nakapagtatag po sila ng mga mission territory, lalo na po sa mga lugar, mga isla, mga areas na kung saan po ang pangalan ni Jesus ay hindi pa nakikilala at naririnig. Kuwento nga po ng isa namin Pilipinong misyonerong pare sa kanyang assignment sa Cook Island. Sabi niya, sa loob ng 5 taon ng kanyang pag-stay sa isang tribo, nahirapan siyang ma-convince ang mga tribo na si Jesus nga ay talagang Diyos. At ang mga tribo po talaga hindi naniniwala sa kanya. So, balik after po ng 5 years, bago namatay yung kanilang captain, sabi sa kanyang father, isang misyonero, sabi sa kanya, Father, kahit anong gawin mo, hindi talaga kami naniniwala na merong Diyos. Pero naniniwala kami, merong Diyos sa buhay mo sapagkat namuhay ka ang katulad namin. So, from that time po, nakapagtatag po tayo ng 4 na mission territory sa lugar na yun after 10 years. So, ngayon po, panawagan po ng ating simbahan dahil nagdiriwang po natin ngayon ang Filipino Mission Sunday na alalahanin at suportahan po natin ang mga gawain po ng mga Pilipinong misyonerong pari.
sa paano pong paraan masusuportahan natin ang mga gawain ng ating mga kaparayan. Una po, panalangin. Ipagdasal po natin na sana po ang ating mga kaparayan na nasa ibang bansa ay magkaroon po sila ng lakas at maging matatag sa kanilang sinumpaang misyon na ibahagi po si Jesus, lalo na po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Pangalawa po, panalangin para sa bukasyon. Sana po panalangin din po natin ang ating mga kabataan ngayon na magkaroon po sila ng interest na pumasok po ng seminaryo at maging mga misyonero at sumunod po sa mga yakap ni Jesus. Pangatlo po is material na bagay na meron pong namibigay ng mga mission envelopes. Sila po ay mga lay partners ng mga ng Mission Society of the Philippines. Sa pamamagitan po ng ating tulong, makapagpapadala po tayo ng marami pang mga Pilipinong misyonerong pare sa iba't ibang bansa at makapagtatag pa po ng marami pang mga mission territories. Sapagkat po, sa marami nang pinagtatanong, bakit kailangan po natin magpadala ng mga Pilipinong misyonerong pare samantalang dito sa Pilipinas, kailangan din natin ng mga pare. Ang ating pong simbahan ay missionary by its nature. Kung hindi po tayo magpapadala ng mga misyonerong pare sa iba't ibang bansa, then po ang ating simbahan ay nag-i-stop sa kanyang pagiging misyonero. Kaya po, ang ating simbahan dito sa Pilipinas, from Mission Receiving Church, tayo po ay naging Mission Sending Church. Nagbabahagi na po tayo ng ating pananampalataya sa iba't ibang bansa. Kaya po, in behalf of the Mission Society of the Philippines, ako po ay taos-puso ng papasalamat kay Father at sa inyo pong lahat sa walang sawang pagsuporta po at pagtangkilik sa mga gawain po ng ating mga Pilipinong misyonerong pare. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. Magpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagliliwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat.